hindi nga na ako nakatin kanina kasi nag-deposit ako sa Metro ba. Tapos lang sa Metro ba? It's me, alas 8 yata ako nandito na ako. Tapos anong oras na? 9:58 na mag-aalas. Just na, so 2 hours. And dahil sa napakahaba ng pila. Pumunta ako ng SM. Sa SM! Tapos, choking! Thank you po! Excited na akong pumunta sa National Bookstore. This one. WCS, for workshops, for trainers academy, for leaders school, for member orientation. Ako nakaubos. Wow! Yung mabilis studyante ulit, but this time, about sa financial literacy na. So, maghahanap naman kayo. Kapatid ko yung ruler ko. Ito na lang. Bibili din pala ako ng sketch pad kasi nalimis ko lang drawing again. Ito na nga lang bibili ko isang doon nila. Ito ay hindi nakakontrol na ako sa mga ganitong bagay. It's just 12 pieces. Tapos, 109. Double cost na. Ito pa tumas na ito. Itong libro, kailangan ko na ito. 165. Wala bang mura? Bibilan ko din pala ng 5 notebook yung kapatid ko. Pag-college na kasi. So, ay, as in my class. This one. This one. This. Ayun, this one. So, 1975. Saan nag-ho ko mag-college? Ay, magkano to? Ang pinakahilig kong bilhin is scratch tape. For emergency kasi. Ang mahal naman. Bababa. Yeah. Sa kapatid ko kasi may ulol na aso ditong gagala-gala. Hi guys, so pink. Nakarating na din ako sa bahay. Kaya brother ko. Sobrang hilig niya kay Jennifer Lopez. Sarap ng ulo. So, hi guys! Kumusta ang araw niyo? Ang init, no? Sarap ng dagat, no? Kaya lang, tiis-tiis muna. Okay, anyways, kanina diba galing ako sa National Bookstore. Tapos, may mga nabanggit ako ang subject. Limang ganito, limang columnar yung binili ko. So, this one, WCS. Ito, World Creation System. Nandiyan yung mapag-aaralan nyo pang lalo kung ano yung business ni IMG. Ito naman, workshop. Yeah.
May workshop kasi yung IMG na yun, yung mismong big three yung magtuturo sa amin. Para alam mo to, ito yung mga ano, mga nakapaloob. Make money work better for you, find and save more money, understand investment and build wealth, protect and preserve your money. You can become your own money manager. Buy this one, okay? So, yung pangatlo is for Trainers Academy. So, syempre, walang say-say yung nood ka lang nandood without taking notes. Hindi mo naman siguro ba memorize lahat ng pinakinggan mo, hindi ba? So, mas maiging meron kang notes para in case may nakalimutan ka, may mabibisita ka. Okay? This one is for Leaders Call. Napaka-importante din ito kasi mga big time na yung mga nag-speech, mga speaker, mga sa partners training. Ang gaganda, ang gagaling ng pagkakasa. Ngayon, kulang pa nga ito eh. Siguro, makakaipon ako ng columnar novo within the year lang. Kasi, ang gagaling kasi nila talaga. Gusto mong balik-balikan ang mga words of wisdom nila at saka karamihan sa kanila talagang may word of God na sinishare. So, talaga naman nag-aagawan sa slots pagdating doon sa Leaders Call. Kasi nagsasalita din doon yung big three. Lalo na si Sir Joanne. Sobrang galing niya. Idol ko siya. Sobrang galing niya. Sir Noel, Sir Bart. Talagang pag pinag-combine yung tatlong yun, talagang masabog talaga. The last one is the membership orientation. Kasi as a member of IMG, kailangan mo din i-master yung three by basic financial concept, yung kung ano talaga sa IMG, kung ano yung mission namin. Alam nyo guys, for now, nasa 2 million na yung na-educate namin sa Bikini. Kaya we're very proud of it. Kasi talagang mission talaga namin na mabawasan yung kahirapan sa ating bansa. Kung hindi tayo kasi magtutulong-tulungan, eh wala din. Kung isa lang yung gumagalaw, tapos yung nakapaligid sa kanya, eh gusto pa rin yung procrastination, pagpatay ng oras, yung gusto yung traditional job, which is the active income only without converting it to passive income. Wala din sense. Kasi, kung puro ka lang active income, tapos wala kang ipon, wala kang investment, darating yung panahon na mamroblema ka. Yes. Alam mo kasi, pinag-aaralan din namin yung X-curve. That's the first basic financial concept. Yan, X-curve. Diba? Yung pababang yan, yan yung responsibility line. Yung pataas na yan, yan yung money line. So, imagine, just imagine this one is our timeline. So, this one is our early stage. This one, of course, is our old age. Yung mga gurang. Yeah. So, as early as possible, kailangan tayo mag-save ng pera para habang tumatanda tayo, dumadagdag, tumataas din yung money line natin. So, kung as early as possible, nag-save ka na, nag-invest ka na. So, therefore, darating ang panahon na big savings ka na dahil maraming malaki na yung na-accumulate sa investments mo. Diba? Then, pag mataas yung savings mo, mababa yung responsibility mo. So, yung karamihan sa Pinoy ngayon, ang rason nila, okay na, okay pa naman ako, malakas pa naman ako, i-hold na muna yan. Kasi, hindi kinakaya ng budget eh. Kasi, pang-tuition fee. Oh nga, pang-tuition fee. Pero, hindi ko naman sinabi lahat ng pera mo, eh, ilagay mo agad dun sa savings mo, ilagay mo agad dun sa investment mo. No. Paunti-unti, magtatabi ka ng pera para dun sa investment mo. Okay? Kasi, we're not getting any younger. Tumatanda tayo, nagiging burang tayo, palang araw ugod-ugod tayo, kahit gusto na natin magtrabaho, eh, hindi na natin kakayanin. Hindi po ba? Based from my observation, di ba, may mga tricycle driver tayo, may mga jeepney driver na parang nabibigyan na sila at hindi din nila kinakaya. Pero, wala silang magagawa kasi kung titigil sila sa pagkakayod, kawawa yung pamilya nila. Yan yung sinasabi ko na habang bata pa, dapat may itinatabi na. Hindi yung pag may sobra, iinom doon, kaliwat kanan, mag-fiesta, birthday celebration, hindi iniisip yung healthcare na hindi habang buhay-buhay sila. What if kung sila lang inaasahan sa pamilya nila, silang breadwinner, sila nagpapaaral, nagbabayad ng utang, nagbabayad ng renta, kuryente, mga bills. Tapos biglang natigo. Eh, kawawa yung pamilya. Nandun yung mga naipundar na solid investments, which is house, car, tricycle. May isasangla lang, maibibenta lang.
in a low price dahil walang nakuwang life insurance para sa income replacement sana ng pamilya. Halimbawa, ikaw dalaga ka pa, pero yung magulang mo umasa sa'yo. You're a breadwinner. So, in case na mawala ka, at least yung magulang mo hindi na maghihirap, hindi na mangungutang sa kung kani-kanino man. Hindi po ba? Marami sa atin na 60 anyos na nagtatrabaho at kumakahid pa rin para sa tuition fee ng anak nila. Why? Dahil hindi sila nag-save ng maaga. Okay? Marami sa atin na 60 anyos na nagre-rent pa rin, bumabayad pa rin ng monthly rent sa bahay. Why? Kasi hindi nila pinagandaan ng maaga. Yun lang yun. Okay? Kung dito naman, kung halimbawa, humaba man yung buhay mo, you live too long, at least, nahihanda mo na maaga yung healthcare mo, savings mo, investment mo, therefore, dito, zero. Onus responsibility na. Isipin mo maigi, ah. This X-curve, ha? Hindi to guarantee na yayaman kayo, pero guarantee to na mag-less ang responsibility mo na pag malaki ang savings mo. Doon ka lang mag-focus, okay? Maaga ka mag-save, mas maraming maiipon mo. Lalo na kung sa tamang institution mo na invest yung pera mo. Bakit more secure to? Kasi nga, napaghandaan mo na ng maaga. So, palabawa dito, na prepare mo na yung healthcare mo, magkasakit ka man, mag-unlimited check-up ka man dyan, madami kang savings. Hindi mo problema ang pamilya mo sa'yo. Hindi ka magiging parasite, hindi ka magiging pabigat. Okay? Okay, fine. Sabihin mo, mahal naman ako ng anak mo. Bakit mahal ka din ba ng lo mo? Ng daughter or son-in-law mo? Baka pag-awayin ka pa ng dalawa. Diba? Kaya habang malakas ka pa hanggang kaya mo magtrabaho, make sure na pinagsasabay mo yung active income mo at passive income mo. Habang kumikita ka, gamit ang active income, yes? Make sure na paunti-unti dinadagdagan mo. Nag-i-invest ka doon sa passive income mo. Na siyang huhugutin mo balang araw pag hindi mo na kayang magtrabaho. Ngayon pa nga lang, mga 30 anyos, sumasakit na yung mga baywang eh. Hindi na kinakaya yung trabaho eh. What may kung 60 anyos ka na? Ha? Baka hindi ka na nakakakita that time. Baka hindi ka na nakakalakad. Hindi ba? So, meron kang long-term savings na pamapanghuhugutan na siyang magsasalo ng responsibilidad mo sa panahong hindi mo na kaya magtrabaho. Hindi yung manghihingi ka lang sa mga anak mo. Mahal ka ng mga anak mo pero may mga sarili din silang responsibilidad na siya nilang dapat unahin din. Hindi po ba? Kaya kung tinuturuan ka, makinig ka. Dahil yung mga taong dun, dinanas na din yung nadanasan mo. Dito sa IMG, our mission is to educate, financially educate 30 million Filipinos by 2030. Pag napaghandaan ng maaga ang educational plan na magiging anak mo, yung magiging anak mo magiging masaya dahil ang kursong kukunin nila ay yung gusto nila. Hindi yung sapat lang sa budget. Ang hirap kaya nun. Pipilitan silang kunin yung kurso nila. Halimbawa, nurse ang gusto, naging caregiver. So, pag nagka-graduate yung anak mo, nandun yung nakatambay lang, o kaya naman mapipilitan silang mag-apply dun sa konektado sa kurso nila, pero hindi connected sa puso nila. Pasisihan ka ba na ang anak mo malungkot araw-araw? Pumapasok naman. Mas gaganda yung henerasyon, yung next generation, kung ang inaaral nila ay konektado sa puso nila. Nang sa gayon, motivated sila lagi. At sa pamamagitan nun, may pag-asa na umangat yung bansa natin. Okay? Kasi sobrang love nila yung ginagawa nila eh. Okay? Alam mo, ang isang tao, pag gusto yung ginagawa niya, kahit walang tulog yan, energy yan, energetic yan. Wala yung excuses. Madalas ang mga tao may mga excuses kasi hindi naman talaga nila gusto ang magigipagawa nila. Yun yun! We need to save and invest as early as possible para madami tayong mahugot na savings balang araw kung sakaling hindi na natin kaya magtrabaho. Okay?
yun lang.